Alright, so dumating na yung ating binili na galing sa Thailand na Super Red Camphor or Rengoku strain, no? So ito na siya, guys. Dumating na finally. Nakakainip kasi nauna yung mga ibang pinagbentahan ko. Kaya nakakainip din pala, no, kapag naghihintay ka ng ganito kasi masyado kang excited, no? So ayun, siguro buksan ko muna to, then pakita ko yung nasa loob nito. Tapos may pupunta kasing dalawang tropa ko na mag-i-inquire ng Super Red Camphor. So papapiliin ko muna sila, then yung matira i-acclimate na natin dito sa aquarium na to. So yun, guys, buksan ko muna to, no? Medyo na-excite talaga ako. So eto na, guys, dumating na ang ating binili na galing sa Thailand, no? So eto yung transshipping, no, na binayaran natin dito. So yung resibo. So makikita nyo, guys, na yung pagpacking nila talagang ni-request ko na ganito para sobrang safe, no, para as much as possible walang matay na darating, and I hope na wala talagang patay na dumating, no? So yun. So silipin ko muna, guys, para ayan. So makikita nyo na talagang safe sila dumating, and lahat is may ano, no, may maganda yung pagpacking. And ito yung pangalan ko, makikita nyo, guys, na Akira Lucas, yan, from Japan. And oops, ayan, alam nyo na kung kanina ako bumibili. Yan, pinakita ko na. So kung gusto nyo mag-inquire doon sa pinagbibilang ko, feel free, guys, na mag-inquire sa kanila, no? Walang problema yan. So ito, iwan ko muna to dito, then papuntayin ko muna yung dalawa kong tropa para makapili sila, no? So yun, guys, maya maya lang i-update ko kayo. So ayun, guys, wala pa sila, no? Matatagalan na ata sila pagpunta dito, mga 30 minutes pa bago sila mapunta dito. So siguro i-acclimate ko muna to dito sa ating aquarium habang naghihintay tayo, kasi hindi naman pwede na matagalan sila dito, no, kasi malamig yung panahon ngayon, baka lumamig yung tubig. So yun na lang muna yung gagawin ko, is i-acclimate ko muna sila dito sa aquarium na to, and kapag dumating sila, silip-silipin na lang nila, no, kasi kore na excited din ako pakawalan sila, eh, kaya kailangan i-acclimate ko muna talaga para talagang safe sila, no, kasi yun. So magtataka kayo, bakit ko to ginagawa, bakit ako nag-ship tapos nagbebenta ako dito, tapos minsan na baka nalulugi din ako. So ginagawa ko lang to, guys, is for the sake of the hobby, and yung goal ko talaga dito sa ginagawa ko is maparami rin yung hobbyist dito sa Japan, no, lalo na yung mga flower horn keepers, no. So yun yung pinaka goal ko dito, is yung ma-spread ko yung hobby ko dito sa ginagawa ko, no, para hindi lang ako yung nagka-flower horn dito, kundi maraming tao na din, no. Eh nakakatuwa din, guys, kasi unti-unti dumadami na yung flower horn community dito sa Japan, no. So nakakatuwa din yung bunga ng effort ko sa pagba-vlog, no. Nagsimula lang ako sa pag-hobby, tapos ngayon is dami ko rin nakikilala na may mga flower horn keepers dito. So kagaya nung pinuntahan namin kahapon kasama ko yung tropa ko na taga Gifu, magaganda din yung mga ano niya, mga isda niya. So sinusubukan niya mag-breed ng golden bays. So ayun, meron na tayong local breeder dito sa Japan na golden bays. So hindi na natin kailangan mag-import ng ano, no, kasi meron na tayong local breeder dito sa Japan, no. So yun lang, share ko lang, guys, kung bakit ko to ginagawa. So ayun, no, makikita nyo may mga number talaga yung ano, pinasadya ko to kay ano, no, sa pinagbilihan ko, no, para alam ko kung ano yung nakukuha ng mga gustong bumili, and alam ko rin kung ano yung tsura nila, kasi pag galing talaga dito sa ano, no, like in-import magaling ibang lugar, expect mo, no, na ang layo ng mukha, minsan sobrang itim, minsan sobrang puti, kaya hindi mo mamukha, no, kung alin yung ano, no, itsura ng ano, no, pinakita nila sa iyo, tapos ano yung marireceive mo, kaya ganito lang talaga sila. So yun, naklimate ko muna sila dito hanggang makarating yung mga tropa ko, then pakawalan ko na lang sila. So yun, antay-antay lang tayo.
So ayun guys, makalipas na ng ilang oras, hindi ko na kayo na-update. So ina-acclimate ko na sila and nakuha na ng tropa ko na si Bro JR Bayon, yung isa niyang kampa, no? So pinapili ko siya. And lumabas din kasi ako kasi kumuha ako, bumili kami ng ano no, ng blood parrot ng mga tropa ko. So kasama ko si JR pati si Roy. So shoutout sa inyo. And gusto ko lang din i-shoutout no yung mga taga Shizuoka, sila Sir Tatalaw, no? So shoutout sa inyo diyan mga fish keepers sa Shizuoka. Maraming salamat sa pagsuporta sa ano no sa YouTube channel ko and pagsuporta rin sa pag-avail ng mga Super Red Gamba, no. So naging maganda yung ano no pag-deliver sa kanila, nakuha na nila, so safe na. And ayun nga no, makikita nyo guys dito yung mga ibang Super Red Gamba is, or yung tinatawag kong Rengoku strain is yung iba nakapag-adjust na, yung iba stress pa. Ayan, kagaya nito, stress pa. And dito sa baba, ayan no, update ko lang kayo. So lahat talaga panalo, no? Talagang lahat sulit, no? So ito, ito maganda to eh, makita nyo guys. And ito yung Thai silk. So mamaya maya may pupunta ulit sila Roy pati sila JR dito eh. And tamang tambay lang, and baka sumipat, baka bumili yung isa kong tropa, no? So yun, siguro ito na yung update ko sa kanila. Eh, na-acclimate ko naman, so bibigyan ko muna ng mga ilang panahon bago mag-adjust. So expect nyo sa mga halimbawa sa susunod na vlog is mababawasan yung mga ano, kampa kasi baka may bumili, or basta i-update ko kayo guys sa magiging resulta nila. So papagandahin ko to syempre hanggat sa maabot ng aking powers, and igugroom ko sila, so may mga content na tayo guys. So yun lang, and pakita ko lang din sa inyo guys yung isa kong ano no alaga. Yan, naglagay ako ng blood parrot, bugbog sarado na. So kukunin ko na lang mamaya yung ano no, yung blood parrot, lagay ko dito sa isa kong aquarium. So pakita ko lang din, no, nag-aalaga din ako niya pang tanggal umay sa flower horn. So yun, ayan, nakita nyo na guys kung ano yung meron ako. Eh nakita nyo na yung mga alaga ko. So hanggang dito na lang muna siguro yung aking vlog. And yun, tamang content lang tayo ngayon, unboxing, tapos tamang pakita ko lang kung ano yung mga nakuha kong na Super Red Gamba galing Thailand, no. So maraming salamat guys, siguro hanggang dito na lang muna yung vlog ko. And siguro sa susunod na upload na lang ulit, i-update ko kayo kung ano nangyari sa kanila. Baka mamatay, baka may gumanda, di ko masasabi. Pero yun, ito ang aking vlog for today. I hope you enjoy guys watching. Make sure to like, share, subscribe, and mag-comment na rin kayo. Huwag lang yung pangit. So yun lang guys, fish out!